Narito ang mga nagbabagang balita sa AJ Bueno Vlogs. RR Enriquez may pasaring kay Rafi Tulfo dahil sa ginawa kay Janela Salvador. At sa pangalawang balita, mga kongresista tinuldukan na ang ambisyon ng ABS-CBN. Pero bago natin simulan ang balitang ito, kung bago ka pa lang sa channel namin na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Pindutin mo lamang ang subscribe red button at huwag mo rin kalimutang pindutin ang bell icon. At pag napindot mo na ang bell icon, pakipindot na rin ang all para hindi ka mahuli sa mga bagong balita at malaman mo kaagad kung meron kami mga bagong videos. At para naman sa mga magpapa-shoutout, abang ngayon na lang maya-maya pagkatapos ng balitang ito. Dumako tayo sa unang balita. Kamakailan lang ay nag-trending ang pangalan ng aktres na si Janela Salvador sa social media dahil sa reklamo sa kanya ng kanyang PA. Umabot hanggang part 3 ang istorya nito sa Rafi Tulfo in Action. Ngunit hindi nakipag-ugnayan o sumagot si Janela na gusto sanang mapakinggan ang panig niya ng programa. Para sa patas ng pagdinig, subalit sumagot ang aktres sa pamamagitan ng Twitter at Instagram. Marami ang nagulat at bumatikos sa aktres dahil sa kakarampot na pera ay ipinagdamot pa sa kanyang PA. Ang dosing araw na bayad sa kanya ng aktres simula nang umalis ito sa poder ni Janela. At dahil dito, umalma ang dating aktres at modelo na si RR Enriquez. Siya ang dating dancer sa variety at game show na Wawawi at kalaunan ay naging host kasama sina Mariel Rodriguez, Valerie Concepcion at Pokwang. Pinasaringan ng aktres na si RR Enriquez ang public affairs host na si Rafi Tulfo na sinasabing namamahiya ito ng tao sa kanyang show. Ito'y bilang pagpapakita ng suporta ni RR sa kapamilya aktres na si Janela Salvador na hindi nagbayad ng sweldo sa kanyang PA sa halagang 3,600 pesos. Ayon kay RR, tama lang ang naging pasya ni Janela na hindi sumagot sa show ni Tulfo at mas mabuting dalhin aniya ito sa korte. Dahil hindi naman batas si Rafi Tulfo at mas mabuti raw na idaan sa tamang proseso ang reklamo ng PA ni Janela. Hindi pa kontento sa pagpapasaring si RR sa show ni Rafi Tulfo at sinabi pa na nagiging comedy show na umano ang programa nito. Ito ang buong post ni RR Enriquez na may kalakip na larawan at balita ng Comicom.ph. Ito ang post ni RR. Such a clever person. Go girl! Yes, I believe hindi responsibilidad ng isang tao na dapat sumagot kay Tulfo. Kaya may lawyer at hearing. May batas kaya doon tayo sa tamang proseso. Tulfo is not batas. It's a show for helping and humiliating a person. Dahil sa kabila ng pagtulong ng isang tao, meron namang isang tao na nai-humiliate. Maliman ng isang tao yan, hindi kailangang i-involve ang media para lang malaman at pagpiestahan at pagtawanan ng buong mundo yung taong nakagawa ng mali. Kahit ano pang mali ng tao, hindi niya deserve to be put in that show. Ang nakakasad pa, it's becoming a comedy show sa madaming tao, lalo na sa mga taong chismosa at mga dahil enjoy na enjoy sila na may taong napapahiya. Kung affected ka, malamang isa ka sa tinutukoy ko. Let's say of course some people deserve to be put in that show kasi may mga abusado talaga. Pero again, sa aking paniniwala, maliman sila, hindi nila deserve to be in that show para ma-humiliate. May mga taong they want to solve a problem na hindi involve ang camera. Privacy ang tawag doon. This is my opinion, walang pakialamanan. Samantala, dumako tayo sa pangalawang balita. Tuluyang ipinasara ng mga kasamahan ni Speaker Alan Peter Cayetano ang ABS-CBN matapos magbotohan ang panukalang batas para sa franchise renewal ng network nitong Biyernes ng hapon. Sa botohan ngayong Biyernes, July 10, nagpasya na ang mga kongresista sa Resolution Technical Working Group o TWG na kamara na huwag bigyan ng panibagong 25-year franchise ang Kapamilya Network. Sa kabuuang 85 members ng House Committee on Legislative Franchises, 70 ang bumoto ng yes para tuluyang ibasura ang pinagsama-samang panukala na humihiling ng prangkisa para sa ABS-CBN. Habang 11 ang bumoto ng no, 2 ang nag-inhibit at 1 ang nag-abstain. Gaya ng inaasahan,
kabilang sa 70 ang mga kongresistang nanguna sa panggigisa sa mga resource persons mula sa ABS-CBN, lalo na ang pinakamatataas na opisyal nito sa 12 araw na pagdinig. Ito ay sina Deputy Speaker Rodante Marcoleta, Senior Deputy Majority Leader Jesus Crispin Rimulla ng Cavite, 7th District, Cavite 4th District Representative Elpidio Barzaga Jr. at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. Nagkakagulat na pumabor din sa tuluyang pagpapasara sa Kapamilya Network ang mga dating aktor na sina Manila 3rd District Representative John Marvin Nieto o mas kilala bilang Yol Servo at si Laguna 1st District Representative Dan Fernandez. Inaasahan ng marami na papabura ng mga celebrity turned politician ang patuloy na operasyon ng ABS-CBN. Higit kanino man, sila ang inaasahang makakaunawa sa sentimiento ng mga dating kasamahan sa entertainment industry na maaapektuhan ng network shutdown. Napanood pa si Yul sa Kapamilya teleseryeng Kampanerang Kuba noong 2005 habang tumatak sa publiko ang pagganap niyang kontrabida sa Kalya Lili noong 2006. Samantala, 11 ang bumoto ng no para buksang muli ang network na ipinasara nitong May 5. Kabilang sa kanila ang multi-awarded actress at star for all seasons na si Batangas 6th District Representative Vilma Santos Recto at ang dating ABS-CBN news reporter na si Laguna 3rd District Representative Sol Aragones. Kapwa nag-sponsor ng franchise renewal bills para sa ABS-CBN sina Vilma at Aragones. Dalawang kongresista ang nag-inhibit o piniling huwag makibahagi sa botohan. Ang isa sa kanila ay ang aktor na si Quezon City 5th District Representative Alfred Vargas. Isa naman ang nag-abstain o tumangging bumoto. Bukod sa 46 members ng House Committee on Legislative Franchises, bumoto rin ang ex-officio members nito. Kabilang sa mga ex-officio members si House Speaker Alan Peter Cayetano, ang mga deputy speakers, ang majority leader, ang minority leader at ang chairpersons ng lahat ng komite. 85 lahat ang present sa botohan ngayong araw. Narito ang listahan ng mga kongresistang bumoto sa ABS-CBN Franchise Renewal Application ngayong Biyernes. Ito naman ang 11 na bumoto para mabigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Samantala, ito naman ang 2 nag-inhibit at 1 ang nag-abstain. At sa huling sandali ng laban ng ABS-CBN ay makikita ang mga suporta ng ilang artista para sa Kapamilya Network. Nangunguna si Vice Ganda, Angel Luxin, Piolo Pascual at Catherine Bernardo. Pero bago tayo magpatuloy, gusto lang po namin hingin sa inyo ang ilang minuto lamang para sa ilang patalastas. Para naman sa mga mahihilig kumain at hindi na kailangan lumabas pa sa inyong mga tahanan, lalo na ngayong panahon ng pandemya, ang Dolce Oven by Barb's ay may mga masasarap na produkto na tsak na maiibigan at magugustuhan nyo. Makikita nyo sa screen ang kanilang iba't ibang produkto at kung gusto mong umorder at magpa-deliver, nasa screen din ang kanilang contact numbers. So ano pa inaantay nyo? Umorder ka na! At para naman sa mga naghahanap o nangangailangan ng mga iba't ibang design ng mask at mga fashionista ang dating, ang Jaden's Textile and Sewing Shop ay gumagawa ng iba't ibang klase ng mask na maganda at di kalidad. Pero sa murang halaga lamang, tumatanggap din sila ng retail and wholesale sa kanilang mga produkto. Meron din silang ibang mga tahi na makikita nyo sa inyong mga screens. Kaya kung kailangan nyo, lalo na sa panahon ngayon at para na rin masiguro ang inyong kaligtasan, tawag na sa mga numerong naka-flash sa inyong mga screens. At yun na nga kaabangers, busog na naman tayo sa mainit na balita sa araw na ito. Abangan nyo na lang ang susunod na balita sa daily issues sa ating bansa. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Rogelio Madeja at Shaira from Washington. Maraming salamat sa pagtangkilik sa aming channel. Ikaw kaabangers, ano naman ang nasa isip mo tungkol sa isyong ito? I-type mo na yan sa baba.
So paano? Hanggang sa susunod uli, paki-like at share na lang ang video ito. Maraming salamat, much love, God's protection be upon us all, and keep safe everyone!